Balik sa dating gawin na naman ngayon ang mga adik sa pang-hold up dahil hindi na naman si President Duterte ang ating presidente. Kaya mga kababayan, mag-ingat po kayo sa lansangan. Have a blessed day mga kababayan. Welcome back sa channel FWKSA. Balik na naman sa dating gawin ngayon ang iba nating mga kababayan sa pang-hold up. Tila balik na naman sa pag-addict na naman ngayon at nawala na naman ang takot nila na hindi na naman si President Duterte ang ating presidente. Maging ang tatlong staff ni Senator Rapi Tulfo sa Wanted sa radyo ay na-hold up din umano ng mga addict. Ayon pa kay Senator Rapi Tulfo, lumalala na naman ang problema natin sa droga ngayon at ang ating mga peace order umano ay gumigewang-gewang na naman. So panoorin natin ang mga sinasabi ni Senator Rapi Tulfo sa mga polis na sangkot sa droga. Sa radyo, ang na-hold up ang mga adik tuloy-tuloy. So lumalala na po itong problema natin sa droga ngayon. Lumalala na yung ating peace and order, medyo gumigewang-gewang na. At ang kinainis pa ni Senator Rapi Tulfo, ang ilan pa sa mga PNP ay lukuluko na, ay sangkot na sa pagpapakalat ng mga illegal drugs. Eh mismo mga taga PNP, ilan sa kanila, mga lukuluko, sangkot dito sa pagpapakalat ng droga. At ito na nga po, ebidensya dito. Kaya, nais ni Senator Rapi Tulfo ngayon kung saan ba talaga galing ang 900 kilo na shabu at hanggang sa ngayon na hindi pa rin alam kung saan ito nang galing. Supalpal ngayon ang inabot ni Captain Susoko sa mga sagot nito kay Senator Rapi Tulfo. At papaano nga ba kung may nahuhuli silang mga shabu, hanggang doon na lang ba yun? Ayon kay Senator Rapi Tulfo. So ibig sabihin, pag meron po kayo nahuling shabu, it ends right there. Mag-imbestiga na lang kayo, ilang kilo to, timbangin to, sino mga involved dito. Hindi nyo inalam kung saan to ang pinaka-source nito. Diba? That should be part of your job. Tinuturo na yun ni Sergeant Susoko ang higher authority nila samantalang silang nag-imbestiga at silang nagpapasa na info sa high authority. Ayon kay Senator Rapi Tulfo. Po akong ipasa sa high authority para maghugas kamay ka, para magpunsyo pilato ka. No. Ikaw yung sinasabi mo, ikaw yung pinapaandar ng higher authority para mag-imbestiga at pinapasa mo sa higher authority yung information na yun. Panoorin natin ito mga kababayan, ang nagaganap na hearing sa Senado. Kasi hanggang ngayon, we have this hearing for so many days, many times na. Gusto ko lang sana ma-establish saan galing po yung 990 na shabu, 990 kilos na shabu. Kanina, maganda yung tanong ni Chairman Bato de la Rosa, Senator de la Rosa, bago kayo mag-conduct ng raid, meron kayong tinatawag na pre-ops at meron kayong mga alpha na nagsasabi sa inyo na meron ganitong klaseng shabu sa ganitong lugar. Nagkakaroon kayo ng briefing, right? So, dapat, doon po sa inyong alpha, sinasabi na sa inyo kung saan ang galing yung shabu, ano yung source ng shabu. Sinabi ba sa inyo yan? Meron ba kayong ganung information? Because yun yung gusto ko talaga malaman from the very beginning. Up to now, hindi pa po nasasagot to eh. Ano yung pinaka-source nitong 990 kilos of shabu? Saan galing ito? Sinong gustong sumagot? Ikaw, Sergeant Bayeta? Your Honor. Ano pangalan mo, Sergeant? Police Master Sergeant Bayeta. Sabi mo, hindi ka masamang tao, hindi ka member ng sindikato. Okay. Sa halimbawa, I'll take your word for it. Matino kang tao, wala kang itinatago, so therefore, magsasabi ka ng totoo. Right? Kasi kung masasabi mo naman, invoke your right against self-incrimination, ibig sabihin, masama kang tao. Ang masamang tao, may tinatago. Ang matinong tao, mabait na tao, walang tinatago. No holds barred, sasabihin niya lahat sa ngalan ng katotohanan. So, this is your chance na para ma-redeem yung sarili mo, totoo yung sinasabi mo kanina, na matino kang tao, hindi ka masama. Tell us now, saan galing yung 990 kilos na shabu? Anong sinabi sa inyo ng source nyo ng inyong alpha? Saan galing yon? Your Honor, sa totoo lang, wala kaming idea dyan. Ang nakakaalam dyan sa lakad na yan, yung team leader namin, si Police Captain Susoko. So, okay, Captain Susoko, saan galing itong shabu? Siyempre, meron kayong alpha that led you to that place na kung saan nandun yung 990 kilos of shabu. Siyempre, sinabi na inyong alpha, meron 990 kilos na shabu doon at yan ay pagmamayari ni Blanc. Sir, yung later na na-discover yung 990. I'm sorry? Later na po na-discover yung bulk ng drugs, Your Honor. Okay.
But the operation is purely by bus. Okay. Oo, nag-conduct lang kami ng follow-up that resulted to that. Pero hindi po kayo interested to find out saan galing ito 990 kilos ng shabu? Tama naman, Senator Rapitul po. Dapat talaga alamin nila ang kunay na ugat at saan ang gagaling ang mga droga na yan. Di ba mga kababayan? Kasi kung ako, yun yung unang-unang kong gawin. Sino bang pinaka-source nito? Kasi baka marami pa ito from where it came from. We don't have the information kasi... But are you not interested? Saan yung talaga ang unang-unang find out ninyo? Your Honor, yung po sa ginawa niyong bypass, di ba? Opo, sir. Oh. Eh, pinilit yung sana dun sa taong yun, saan galing itong 990? Sir, the investigation was being made by the director of... Kasi, Mr. Chair, I'll tell you a short story. Last week and the week before that and the week before that, tatlo pong staff ko sa Wanted sa radio ang na-hold up ng mga adik tuloy-tuloy. So, lumalala na po itong problema natin sa droga ngayon. Lumalala na yung ating peace and order, medyo gumigewang-gewang na. This is attributable. Grabe na naman. Kumakalat naman ang mga hold up sa lansangan. Biro na, tatlong staff ni Senator Rapitul po ang na-hold up. Ayon sa kanya, di ba? At kayo mga kababayan dyan sa Pilipinas, kung naglalakad kayo sa mga skinita dyan, pag may nasalubong kayo mga adik, ingat kayo, baka ma-hold up din kayo. At sana maging matino naman na mga polis natin at pag lumasampot sa mga droga. Grabe. Attributable doon po sa proliferation ng drugs na mukhang hindi natin napipigilan. At bakit? Eh mismo mga taga PNP, ilan sa kanila, mga loko-loko, sangkot dito sa pagpapakalat ng droga. At ito na nga po, ebidensya dito. Ngayon kaya natin pinag-uusapan to. So, Captain Susongko, wala pa rin talaga kayong kaalam-alam kung saan yung source nitong saan galing itong 990 kilos? And you're interested to know? Yes, sir. We are interested to know, pero Your Honor, wala. Kasi may mga kumakalat-kalat po na balita. Of course, hindi po, kumbaga, confirmed o hindi talaga masabi na whether it's true or not. Eh, meron na pong galing sa isang taong Chinese. Yung drogang to. Wala po kaming ganong na nakuwang information, Your Honor. Pero hindi nyo pa dapat binerify kasi ito kumakalat na eh. Galing sa isang kilalang Chinese. Sikat nga na Chinese, matter of fact. Shadow yung source nitong droga. Eh, kumalat na nga ito, chismis. Sana man lang, binerify nyo. Sino ba itong Chinese na ito? Totoo ba ito? Your Honor, the conduct of the... So, ibig sabihin, pag meron po kayo nahuling shabu, it ends right there. Mag-imbestiga na lang kayo, ilang kilo to, timbangin to, sino mga involved dito. Hindi nyo inalam kung saan itong pinaka-source nito? Di ba? That should be part of your job. Your Honor, because of the bulk of the recovered, the investigation regarding the to find out who, kung saan galing yung is higher office na po namin. Hindi na po sa amin, Your Honor. No, of course, from the higher office, ang mag-release ng information niya sa media o kung kanino man. Pero it comes from you guys. Kayo yung nasa ibaba. Kayo naman po ang... Tama, si Senator Rapitul po. Sila ang nasa baba at sila ang kumikilos para malaman ang mga illegal na droga na yun at saan ang gagaling. Gawa ng legwork, hindi naman yung higher authority. Yung higher authority, nakaupo lang naman yan sa kanyang air-conditioned room, sa kanilang air-conditioned room at push button yan. At kayo yung pinupush ng button at kayo po yung ma-action. Huwag mo po akong ipasa sa higher authority para maghugas kamay ka, para magpunsyo pilato ka. No. Ikaw yung sinasabi mo, ikaw yung... pinapaandar ng higher authority para mag-imbestiga at pinapasa mo sa higher authority yung information na yon. And then yung higher authority ang mag-disseminate information regarding this all the kind of information na hinihingi namin sa iyo. So kaya nga, ang tanong ko ulit pa for the second time, hindi ka ba interested kayo kung saan galing talaga itong 990 kilos ng shabu? Kasi kung natumbok nyo kung saan galing to, pupuntahan nyo yung pinaka-source, manmanan yung pinakatao, eh baka hindi lang isang tunelada, baka 50 tunelada pa ng shabu ang inyong mahuli. Nag-guess nyo? Yes, Your Honor. Oh, dapat ginagawa nyo na po yun. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Senator Dolpo. Ayon kay Senator Rapitulpo, dapat iniimbestiga nila at inaalam nila kung saan source ang gagaling ang mga shabu na yan. At dapat alam na mga kapulisan yan, lalo na ang mga
matataas na mga opisyalis. So, ano masasabi niyo mga kabayan sa mga sinasabi ng mga pulis na to? At ni Senator Rapitulpo, tama ba sinasabi ni Senator Rapitulpo na dapat alamin nila ang mga source ng mga Cebu na yan, saan nanggagaling? So, mga kababayan, comment lang kayo at ano po ang mga reaction niyo sa mga video na ito. So, maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito na lang. Sana mag-iingat po kayo sa mga nilalakad pinupuntahan niyo. Sana mag-iingat po kayo mga kababayan, lalo na sa gawi sa pag-uwi niyo dahil marami na namang kumakalat na mga addict at mga holdupper sa ating mga lugar sa bansang Pilipinas. Kaya maraming salamat. Hanggang dito na lang. Sana may napulot po tayong mga aral sa pag-imbestiga ni Senator Rapitulpo sa mga kapulisan na to. Maraming salamat muli sa inyong panonood. At para sa mga bagong manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video ilalabas. To God be the glory!